I am strongly supporting si Minay. Kung ano man yung mga pagsubok na dinaranas ngayon ng si Minay, well, I am with you. I am with you. Walang iwanan ito. Kasama po niyo ako. Malinaw po na illegal. Unang-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag na ibunyag ang source niya dahil nga po sa sotolo. At dapat po bago magpakulong, binibigyan muna ng pagkakataon na marinig ang mga resource persons sa kamera. Sa gitna ng nanganganib na prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI, dahil sa imbestigasyon sa kamera, ay kinilala naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang kontribusyon ng SMNI sa nation building. Sa isang ambush interview, sinabi ni Senador Bato na ang SMNI lamang ang natatanging istasyon sa bansa na walang takot na lumalaban sa local communist terrorist group na CPP-NPA-NDF. Giit ng mambabatas, na dapat suportahan ang SMNI, dahil sa aniyay napakalaki rin itong suporta sa programa kontra-insurhensya ng bansa, partikular na sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Kita po ninyo ang kagandahang dulot ng SMNI in our fight against the CPP-NPA-NDF. What is your stand for, sir? I am strongly supporting SMNI dahil alam ko sinusugal ng SMNI yung kanilang lahat ng resources, pati na rin yung kanilang buhay, yung kanilang safety ay ng kanilang buhay ay kanilang sinusugal para sa laban dito sa CPP-NPA-NDF. So kaisa po ako ng SMNI. Kung saan papunta ang SMNI, nandoon din ako. Kaya kung darating man yung cancellation ng prangkisa ng SMNI, darating man yan sa punto na makapasa sa lower house at pupunta doon sa amin sa Senado, well, masahan po ninyo ako na alam ko what SMNI is doing. Sir, aside from you, we have also other comrades doon sa Senate. Nakikita ang kagandahan. Well, some of our comrades are just silent, but alam ko yung pulso ng kanilang puso. Alam ko kung saan sila nagsasaya. Sir, isahe po ninyo sa lahat ng viewers ng SMNI worldwide. Sa ating mga viewers ng SMNI, no, worldwide, kung ano man yung mga pagsubok na dinaranas ngayon ng SMNI, well, I am with you. I am with you. Walang iwanan ito. Kasama po niyo ako sa mga pagsubok na yan. And just hope and pray na malusutan natin yung pagsubok na yan. Huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Fight lang, tuloy lang ang laban. Kasi kapag tayo mawalan ng lakas ng loob, sino makikinabang? Yung mga kalaban natin sa kaliwa. Silang mamamayagpag kapag wala ng SMNI. Dahil isa lang ang nakikita kong istasyon na talagang sympathetic to the cause of this country, kundi ang SMNI. Yan lang nakikita ko. Yung iba, meron magpinapakita, pero hindi kasing tindi ng pinapakita ng SMNI kung gaano nila kamahal ang ating bansa. Kaya, andyan po ako, kasama niyo ako palagi. Matatandaan na nanganganib ma-revoke ang prangkisa ng SMNI, kasunod ng kontrobersyal na pagdetain ng Committee on Franchise ng Kamara kina dating Yusek Lorraine Badoy at Jeffrey Ka-Eric Celes, na anchors ng SMNI sa programang Laban Kasama ang Bayan, na nakatutok sa pag-expose sa operasyon ng CPP-NPA-NDF. Dating na natin, I can only comment that pag dumating sa Senado yung mission na yan. Kung sa MCO, mag-initiate yan ang House of Representatives. Yung pagkatapos yan, ikat doon sa amin, sa Senado. Saka na kung mag-commit, titingnan ko muna lahat yung kanilang mga argumento. Paano yung rason nila, bakit gusto nila lang ipakansin. Ang totoo yung sinasabi mo, yung isipin ay napakalaki ang naitulong, lalong-lalo na sa ating MTFL Cup. Talagang yan lang ang registration na nakita ko na talagang fearless na lumalaban sa CPP-NPA-NDF at walang takot. So dapat yan ay suportahan natin. Talagang sa akin, ha? Whatever the, ano bang mga hidwaan nila doon sa lower house, meron man silang nagawang pagkakamali doon sa lower house, gawin nila ang dapat na gawin.
nasa sa ayon na ayon sa batas. Kung sa akin personally, if you are asking me about the contribution towards counterinsurgency, napakalaki po, napakalaki, sobrang laki ang kanilang itulong talaga yung isiminay pagdating dyan sa ating counterinsurgency effort. Samantala, mga asawa ni Naka Eric Celes, Lorraine Badoy, nagpasak lolo sa Korte Suprema. 6 na araw na mula nang idinetain ng kamera ang SMNI host na si Ka-Eric Celes, at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, matapos silang makontempt habang dinidinig ng house panel ang prangkisa ng Sunshine Media Network International, o SMNI. Lunes ng hapon, nagpapasak lolo na ang mga asawa nila Badoy at Celes sa Korte Suprema, para sa kanilang agarang paglaya mula sa house detention. Kasama ang abogado na si dating Malacañang spokesperson attorney Harry Roque, naghain ang mga ito ng habeas corpus at certiorari, para ideklarang walang legal na basehan ang house detention at mayroong grave abuse of discretion. Matatandaan na pinakontempt ng mga kongresista si Ka-Eric at idinetain sa loob ng House of Representatives, matapos itong tumangging pangalanan ang kanyang source sa 1.8 billion pesos na travel expenses umano ni House Speaker Martin Romualdez, habang si Badoy ay kinontempt dahil sa naging sagot nito sa advertisement ng programang Laban Kasama ang Bayan. Para sa kampo, ilegal ang naturang house detention. Malinaw po na ilegal. Unang-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag na ibunyag ang source niya dahil nga po sa sotolo, at dapat po bago magpakulong, binibigyan muna ng pagkakataon na marinig ang mga resource persons sa kamera. Tunay pong makapangyarihan ng Kongreso, tunay po na meron sila kapangyarihan magpa-aresto na wala pong indefinite period of time. Pero meron pong mas makapangyarihan sa mga congressman at congresswomen, yan po ang saligang batas. At narito kami sa Korte Suprema para dumulog sa Korte Suprema para muli panindigan po ang supremacy ng ating saligang batas. Naniniwala naman ang mga petitioner na agad na aaksyonan ng Korte Suprema ang kanilang apela. Gusto ng mga asawa nila Badoy at Celes na makasama ang mga ito bago ang Pasko. Sa kanilang petisyon, gusto nilang makalabas ng house detention ang dalawa bago o sa 15 ng Disyembre. 20 years kaming nasa Kilusan. Buong buhay namin for 20 years nasa kalye. Nagmamartsa at nagsumsigaw na ibagsak ang gobyernong ito. Ngayong nasa sinusunog yung mga FPJ ng mga presidente. Nagbalik loob kami sa gobyerno ni Ka-Eric dahil alam namin na mali yung ginagawa namin lumalaban sa gobyerno. Ngayon, nagtatanong lang si Ka-Eric, hindi nga kami naikulong nung nagmamarcha kami. Ngayon, nagtatanong lang siya, kulong agad. Saan ang justice doon? Sana mapakinggan kami na wala silang ginawang masama as far as yung ating batas is concerned. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.